gabi po sa lahat ng mga manonood ng Bagong Bayani sa iba't ibang parte ng mundo. Alam niyo po ba na dito sa Pilipinas, as early as now, gawa na ang Christmas tree namin mag-asawa. Kaya nga po, ang hamon namin sa lahat ng mga Bagong Bayani sa iba't ibang parte ng mundo. Bilisan po natin ang pagiging free and rich para naman maagi yung maramdaman ang Pasko. Pero ngayon, napakaganda rin ang matutunghayan yung storya ng isang Bagong Bayani sa ibang bansa. Pero, yes, yung kwento ni Maynard Portugal. Ito yung kasama namin 10 years ago pa. Talaga sabi niya sa akin, Terence, pagod na ako magbilang ng pera. No? Milyon-milyon binibilang ko ng pera araw-araw, pero hindi naman sa akin. Kasi isa sa mga ano, bank teller sa abroad. Yes, dahil sa pagpunta niyo po sa ibang bansa, syempre, napakadaling makuha ang trabaho ay yung mga Filipino company. At dahil po natanggap siya sa isang remittance company, ito ang naging way niya o susi para makilala ang Fresh Revolution na pakalat-kalat sa daan habang kayo ay nasa ibang bansa. Yan, panoorin natin yung kwento ni Maynard Portugal at tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. Alamin natin kung magkakaroon din siya ng sariling perang milyon-milyon na bibilangin. Labing isa kami magkakapatid. Bilang pangalawa sa magkakapatid, mas kailangan ko magsumika para matulungan ko ang aking pamilya, lalong-lalo na sa yung mother ko yung nagsusumika para matustusan kami. Bali, nagluluwas kasi kami ng mga dry goods. So ako yung pumupunta doon sa lugar o sa Cavite para puntahan yung mga suki at maningil sa kanila. Nakatapos ako ng pag-aaral dahil lang doon sa linggo-linggong pagluluwas namin. After college, nagtrabaho ako as project engineer. Pero kahit engineer ka, hindi ganun kalaki yung sahod na kinikita namin. Parang kulang. Kasi during the time na susweldo ako, yung bunso kong brother, para sa hospital, ganun. Parang every time na lang na may pera ako, pambayad lang sa hospital. Ayoko ng ganito. So sabi ko, kailangan ko magsikap, kailangan ko mag-abroad. Napilitan akong tawagan ang isa sa mga tita ko na nasa abroad, na nasa Italy. At doon ako humingi ng tulong para makapunta ko ng Italia. Nakakuha ako ng trabaho para sa akin. Teller ako sa bangko. So, kumbaga, mas malaki talaga yung kita. Mas malaki ang naiipadala ko. Mas nakatulong ako. One time, nagkasakit ako. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Doon talaga, pag nasa abroad ka at nagkasakit ka, talagang mahirap. Unlike dito sa Philippines na pag may sakit ka, andyan yung ano, may mag-aalaga sa'yo. Parang gusto mo lagi umuwi, pero hindi pwede. Dumating yung point na yung DMCI, since naging top seller ako sa DMCI while working sa bangko, so nagkaroon ako ng opportunity na makauwi din ng Pilipinas, makapunta sa mga project ni DMCI. So hanggang sa nag-decide ako na mag-resign sa bangko at pasukin ko yung mundo ng real estate. Doon ko na-realize kasi na kung empleyado ka, parang inaasahan mo lang kasi kung ano yung monthly salary mo. So hanggang sa dumating yung point na dumating na sa buhay ko si Philinvest, nag-usap kami ni Sir Terence. Ni-reorganize nila yung Philinvest International. So isa ako sa mga managers na nakasama. Umpisa pa lang, may campaign na kami. Umpisa pa lang, nakita na namin yung, ano, yung puso ng Philinvest na hindi lang tayo benta-benta. Kailangan nating matulungan yung OFW na magkaroon ng investment. Siguro sa buhay ko ngayon, lalo na with Philinvest, no, I became more stronger. Sobrang ginhawa nung naging Philinvestor ako. Talaga nag-start ako sa isa hanggang sa nag-invest ulit ako ng bago. Nakatira kami sa condo ng family ko. Yung mga bata nag-aaral sa mga exclusive schools. Malaki ng pagbabago. Siguro kung wala ang Philinvest sa buhay ko ngayon, baka nasa Italia pa rin ako. Hindi ako nakaka-uwi ng taon-taon or hindi ako nakaka-uwi kapag gusto ko. Halos lahat ng bansa sa Europe is napuntahan ko na dahil pinadala ako ni Philinvest dahil kailangan matulungan natin yung mga kababae natin doon. Hanggang sa last assignment ko na Middle East, Dubai, ang daming mga buhay ang nabago. Parang kasarap kasi ng pakiramdam na nakikita mo na sila umaangat.
na sila nagkaroon ng kita dahil ikaw yung tumulong sa kanila. Yun yung the best thing na masasabi kong magandang nagawa ko, na nakikita ko yung mga taong natulungan ko. Isipin niyo po, 11 magkakapatid, pero naidaos niya, natulungan niyang mapapunta na iba-ibang bansa at mapatapos. Sabi nga nila di ba sa Biblia, napaka-importante. Mahalin mo ang iyong pamilya, ang iyong magulang, at ikaw ay i-bless. At ito ang isang katangian ng ating mga bagong bayani sa ibang bansa na talaga namang hindi sila nakakadimot. Kaya naman po, ang blessing ni Lord ay siksik na siksik sa Kanya. Yes, ang maganda pa kay Maynard, ito yung naalala ko kay Maynard lagi, lagi yan nakafocus. Talagang isipin niya yan, itong gagawin ko, gagawin niya, tatapusin talaga niya. Hindi mo na kailangan tanungin pa siya, tatapusin niya. Kaya, importante sa isang mga OFW na kailangan mag-focus tayo. Nung umalis tayo sa bansa, alam natin yung gusto natin pangarap. Ang problema sa atin, pag umabot tayo sa abroad, nakakalimutan natin. Gayahin natin si Maynard. Nung umalis siya, may pangarap siya. Nung bumalik siya, nakuha niya yung pangarap niya. Ang ibig sabihin po nito, sa loob ng 10 taon, isa lamang ang pinokus niya, ang pagpapagaling sa French Revolution. Hindi po tayo dapat napalimon-limon sa ibang bansa. Diba? Kung ano-anong negosyo pinapasok hanggang walang nangyari sa huli. Kaya po, ito po muli ang inyong French mentor na lagi lumalaban para sa inyong lahat ng mga OFW. I'm Ted Kujamat Lim. I'm Terrence Ray Lim. Ang sigaw ng revolusyon para sa mga OFW. Laban OFW!